Noong unang panahon, mayroon isang sorong mahilig kumain. Isang araw, nagutom ito at gumala sa kagubatan. Sa lalong madaling panahon, nakakita siya ng lugar kung saan mayroong napakasariwang ubas na nakasabit. Hindi mapigilan na tignan ito ng Soro at inisip sa sarili, "Napakasarap naman tignan ito. Sigurado akong matutunaw na lang itong ubas na ito sa aking bibig kapag nakain ko na. Kung maabot ko lamang sana." Ang napakasarap na ubas ay nakasabit ng sobrang taas. Kaya sa pag-asang maabot niya ito, sinubukan niya itong talunin pero ito ay nabigo. Nag-inat ito, tumakbo at tumalon, ngunit bigo pa rin. Pagod na ito at umihingal na. Nang ito ay napagod at napagtanto niya na kailangan niya ng sumuko, sinabi niya sa sarili niya na, "Hindi ko naman kailangan ng mga ito. Maahasim naman siguro ito. Maahasim naman siguro ito." May dumaan na isang kuneho at nakita ang Soro na nahihirapan sa pag-abot ng mga ubas. Nang sumuko na ang Soro, nilapitan niya ito at sinabi, "Uy Soro, mukhang gutom ka na. Bakit sumuko ka ng kunin ng mga ubas? Inisip mo na lang na maasim ang mga ito para magkaroon ka ng rason para di ito kunin. Tingnan mo iyon oh. May malaking bato na naroon. Kung tumigil ka saglit at nag-isip, sana na itulak mo yung batong iyon sa ilalim ng puno, inakyat ito at nakuha ang mga ubas." "Ano mo naman alam na ito ay matamis? Isa pa, maliit ka lamang na kuneho." "Kung ganoon, papakita ko na lang sa'yo. Napakasarap nilang tingnan, ano? Tingnan natin kung makakakuha ako ng para sa akin." Nagulat ang Soro sa kumpiyansa ng kuneho. Napaisip ito kung paano niya makukuha ang ubas sa kanyang kaliitan. Tumingin muna sa paligid ang kuneho at nakakita ng ilang mga baging na nakalatag sa lupa. Pinag-ikot-ikot niya ito para makagawa ng bilog. At nang ito ay handa na, nag-asinta ang kuneho at inikot ito na mabilis. Binato niya ito sa sanga at nagsimulang hilain ng kanyang makakaya. Hindi makapaniwala ang Soro sa ginawa ng kuneho. Nang malapit na ang sanga sa lupa, itinali ng kuneho ang baging sa lupa. Sa sobrang baba ng ubas, pinitas niya lang ito ng walang bahala. "Hindi naman pala kay hirap. Kinailangan lang naman pala ng utak at tiyaga. O siya, aalis na ako, Soro. Mag-ingat ka." Umalis na ang kuneho habang kinakain ang ubas na nakuha nito, habang hindi pa rin maipinta ang mukha ng Soro sa gulat. Mabilis nating ayawin ang mga bagay na hindi natin makuha. Walang bagay na mabilis makuha nang hindi sinasamahan ng tiyaga. Kaya samahan natin ng tiyaga ang iyong mga pangarap. Noon, sa isang masukal na kagubatan, mayroong isang leon. Ito ay sobrang gutom at wala sa kondisyon para maghanap ng pagkain. Hindi pa ito nakakakain ng ilang araw at inisip niya na kailangan niyang kumain ngayong araw. Lumabas siya sa kanyang yungib para maghanap ng pagkain. Habang siya ay naghahanap sa kagubatan, nakakita siya ng isang baka na natutulog. Nakita niya at naisip niya ito na ang tamang panahon para huliin ang baka. Dahan-dahan gumapang ang leon papunta sa baka. Ngunit habang papalapit na ito, nakita ng baka ang anino. Bago pa man makalapit ang leon, tumayo ang baka at tumakbo papunta sa damuhan kung saan nandoon ang iba pang mga baka. Nang lumapit ito doon, naglilibot sila ng sama-sama. Mag-isa lamang siya, kaya naisip niya na baka hindi niya kayang gawin ito, kaya bumalik siya muli. Kinabukasan, habang naghahanap ng pagkain ng leon sa kagubatan, sa malapit, nakakita siya ng usa kung saan sinubukan niyang huliin ito, pero
Dahil mabilis siyang tumakbo, hindi niya ito nahuli. Napagod ito at tinigil ang paghuli sa usa. Nalungkot ang leon dahil hindi niya kayang huliin ang isang maliit na usa ng buong araw. Dati, kaya niya manghuli ng mga usa, pero ngayon, masyado na siyang mahina. Kinabukasan, pagod pa rin siya. Naisip niya na kapag hindi siya nakahuli ng pagkain ngayon, siguradong mamamatay siya. Habang naghahanap ito sa kagubatan, nakakita siya ng yungib ng Soro. Nang pumasok siya dito, walang Soro sa loob ng yungib. Nagkaroon ng ideya ang leon at nagpa siya na babalik naman ang Soro kaya inantay niya ito dito. Sa malayo, narinig ng leon ang boses ng Soro at naisip na maaari niyang patayin ang Soro kapag nakauwi na ito. Ngunit, nang malapit na makauwi ang Soro, nakakita siya ng yapak ng leon. Sinubukan niyang malaman kung mayroon ba talagang leon na nasa loob nito. Mayroon bang nasa loob? Gusto ko sanang manatili dito, bago lang ako dito sa kagubatan na ito. Kaya kung mayroong nasa loob, pakisabihan ako, kung hindi, aalis ako. Naisip ng leon na kapag sumagot siya, papasok ang Soro sa loob ng yungib. Kung hindi siya sasagot, aalis ito. Oo, nasa loob ako. Pwede kang manatili dito. Pasok ka. Nang nalaman ng Soro na mayroong leon sa loob ng yungib, nagsimula itong tumakbo. Samantala, inisip ng leon na bago lamang ang Soro na ito sa kagubatan. Kaya kahit tumakbo man ito, kaya niya itong hulihin dahil alam niya lahat ng daanan sa kagubatan na ito. Nang lumabas ang leon, nakita niya ang Soro na tumatakbo. Naintindihan niya na naloko siya ng Soro paglabas sa yungib. Naisip ng leon na kapag hindi niya ito nahuli, hindi ako makakakain. At kapag hindi ako makakakain, manghihina ako. Nahirapan ang leon sa paghuli sa Soro. Ngunit, sobrang hina na niya. Sinubukan niyang gamitin ang mga alam niya sa kagubatan para siya ay lumamang. Sinubukan niyang mas talinuhan ang Soro, ngunit hindi niya nalamangan ang karunungan ng Soro.